Parang malungkot na naman kayo. Malungkot din ako. Kasi sa totoo, makikinig lang ako dapat. Nalaman ko, magsasalita pala ako. Noong Sunday ko nalaman. Well, okay. So, pag-usapan natin, ipagpapatuloy natin yung ating tinatalakay, yung 10 non-negotiable values to succeed. Ano? At kung maalala nyo, noong last Thursday, no, nasabi ko sa atin ni Pastor Bong yung pang-8. So, nandito na tayo ngayon sa pang-9. Ano? Okay, ang title natin, The Value of Truthfulness. The Value of Truthfulness. No? Ang kahalagahan ng pagiging makatotohanan. Kaya kanina yung sinabi ni Tommy, hindi na agad nag-agree. Buha ko daw ako, kasi nung halingan nyo, no? Hindi na katotohanan. No? Pero matinignan natin yung verse nito, yung Exodus chapter 20 verse 16, sabi dito, you shall not bear false witness against your neighbor. Mapapansin nyo, yung sinabi nito, you shall not bear false witness. No? Mapapansin nyo na itong ginamit dito mga salita ay medyo may connection doon sa lingwahe sa courtroom. Napansin nyo? May lingwahe ito sa husgado. Kumbaga, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Kumbaga, dapat pag mag-witness ka, dapat ang sasabihin mo lang yung katotohanan. So, dalawang bagay kasi yan. Pag naging witness ka, pwede ka magsabi ng katotohanan, pero pwede ka rin magsabi ng kasinungalingan. So, depende yun kung ano ang iyong magiging desisyon. So, kung titignan natin, itong Exodus 20:16, mas pinaliwanag yan sa Exodus 23. No, kung ano yung ibig sabihinan. Mas paliwanag dito sa 23 verses 1 to 3. Sabi rito, basahin natin sabay-sabay, pwede pa? 1, 2, 3. You shall not bear false witness. Do not join your hand with a wicked man to be a malicious witness. You shall not follow the manlessness of the wicked, nor shall you testify on his truth so as to turn aside after a multitude in order to pervert their death. Nor shall you be partial to a poor man's witness. Okay, napansin nyo, mas maliwanag siya. No? Sabi ka, you shall not bear a false report. Ibig sabihin, tayo bilang isang tao, hindi tayo dapat magsalita ng kasinungalingan. Pangalawa, napansin nyo, sabi ka, do not join your hand with a wicked man to be a malicious witness. Yung pag hindi lang nanggaling sa iyo yung kasinungalingan, pwede may isang tao na may kasinungalingan din nakisama ka sa kanya. Pwede yung tao yung kaibigan mo yun, malapit sa iyo, so meron siyang kinukwentong isang bagay na wala namang katotohanan, so nakipaghawak kami ka, naki-agree ka doon sa kanyang sinasabi. And then may mas malalaman, sabi pa, you shall not follow the masses in doing evil, nor shall you testify in any disputes so as to turn aside after a multitude in order to pervert justice. Ito naman yung marami, no? Yung pag naki-join ka sa sinasabi ng marami, kahit kasinungalingan. Example ni Jesus, naalala nyo? Majority ng mga tao ng panahon na yon ay inakusahan si Jesus at naniwala doon sa akusasyon. So majority yung naniwala sa kasinungalingan. And then, nor shall you be partial to a poor man in his dispute. So mas pinaliwanag yun sa Exodus 23, 1-3. May isang verse na nice ko rin siya niyo. Sabi rito, sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit. Totoo ba yun? Ang dila ba ay mayroong kapangyarihan na pumatay at magbigay buhay? Sabi nga ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, pero ito yung napakalaki ng kapangyarihan. Doon sa James chapter 3, kayo nyo maalala, doon binanggit yung dila, naalala nyo. Kaya title doon ni Chuck Swindoll sa James chapter 3, tungkol sa dila, the world's smallest but largest troublemaker. Hindi, no? The world's smallest but largest troublemaker. Yun yung dila para kay Chuck Charles Swindoll. Kasi maliit na bahagi ng katawan natin ng dila, pero malaki ang epekto na nagagawa nito. At doon sa James chapter 3, kapag ating tinignan, marami siyang ginawang example patungkol sa dila. Ang dila ay nahihiling tulad doon sa bukado ng kabayo. Yung nilalagay sa bibig ng kabayo, alam mo yun? Yung na bit, nilalagay ng bukado, tapos para ma-direction mo yung kabayo, kasi pagka hindi mo nilagyan yun, hindi mo siya maililiko, hindi mo siya maibabalik. So makay kayo sa kabayo na walang bit, mahihirapan siyang i-direction. Ganun din ang isang barko, kailangan ng timon, di ba? Pag walang timon ng isang barko, hindi yan maidireksyon ng kapitan. So kailangan, meron siyang timon sa kabayo, kailangan meron siyang lead, so nagbibigay direksyon yun. Ang dila, nakapagbibigay din ng kasiyahan.
Kaya naihilin tulad siya sa James chapter 3 sa isang sariwang tubig o fresh water. Kasi ang fresh water, pag uhaw na uhaw ka, ikaw ay nabibigyan ito ng ano, ng kaginhawahan. No? At sa isang puno, ang puno nakapagbibigay ng prutas o ng bunga, at yan nakapagbibigay din siya ng lilim. Ibig sabihin ng tila ay pwedeng itulad doon sa puno at sa isang fresh water para magbigay kasiyahan. Pero ito naihilin tulad din sa isang nakaka-destroy na salita, sa apoy. Alala nyo? Ang apoy, sa pamamagitan ng isang apoy, kaya nang sunugin yung isang malawak na kagubatan. Napansin nyo, ang isang puno, kaya niyang lumikha ng milyon-milyon na piraso na palito ng posporo. Tama ba? Kaya mong lumikha sa isang puno ng milyon-milyon na palito ng posporo. Kaya alam nyo ba, ang isang palito ng posporo ay pwedeng mapasunog ng napakaraming puno sa kagubatan. Tama ba? So yun ang dila. Naihilin tulad siya sa apoy kasi ang apoy ay mayroong kakayanang mag-destroy. No? Example, may isang pastor na minsan pumunta sa grocery, sa supermarket. Pagpunta niya sa grocery, siya ay bumili ng Australian cheese. Yung cheese from Australia. So nung siya ay bumili ng Australian cheese, eh, daladala niya ng cheese from Australia. Eh, nakita siya ng isang member niya na babae. At nakita siya, sabi, pastor, ano yung dala mo? Ito, tingnan mo. Cheese from Australia. Masarap siguro yun, ano? Galing Australia, sarap siguro niya, pastor. Masarap ko. Paborito namin to. So, cheese, Australian cheese. So, ito yung buhay na yung babae. Pagbuhay na babae, tumawag siya sa isang member nila, kasister. Sabi niya, uy, sis, nakita ko si pastor sa supermarket. Alam mo ba, may daladala siyang cheese mula sa Australia. Ha, talaga? Ah, okay. So, yun ang kwentuhan. So, yung sister din, tumawag sa isang sister pa. Uy, alam mo ba, sister? Si pastor nakita ni sister, no? At alam mo ba, may chicks. Taga-Australia. Nakita sa may supermarket. Yun. So, yung sister na kinausap, nagpwento sa isang sister. Uy, sister, alam mo ba si pastor? Nasa Australia na. At may chicks. Ha? Nakita sa may supermarket? Hindi, matapos nagkwento naman yung isa dun sa isa. Uy, alam mo ba si pastor? Nasa Australia na. May chicks. At alam mo yung chicks, bigatin. May sariling supermarket. Napansin niyo yung kwento na. Parang nagsimula lang si pastor, nakita may dala-dala ng Australian cheese. Pero pagdating sa dulo, nagbago na yung kwento. Walang masama kung nagkamali ka lang ng pandinig. Di ba? Ang masama, tama yung kwento, pero binago mo yung kwento. Ibig sabihin na kapag salita ka na mga bagay na mali laban doon sa tao, ipinahayag mo. No, yun ang nakakatakot. Kaya, pagtitingnan natin, napakahalaga na ang ating dila ay gamitin natin sa pagsasalita ng katotohanan. So yung pang-ninth commandment na yan, pinapakita yung the value of truthfulness, ang kahalagahan ng pagiging makatotohanan. Ano bang itutulong nito? Ano bang mahalaga dito sa truthfulness? Number one, sabi nito, our truthfulness shows how we value others' reputation. Our truthfulness shows how we value others' reputation. Kapag tayo daw ay naging makatotohanan sa pagkukwento sa ibang tao, ito ay nakatutulong para yung ganyang reputation ay pinapahalagahan natin. Ibig sabihin, pag yan ay sinabi mo yung totoo at hindi mo siya sidiraan, pinapahalagahan mo yung reputasyon ng isang tao. No? Sabi rin sa isang sasabor sa Bible, sabi dito sa Ephesians 4:25, Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. So napasin ko sabi dyan, magsalita ka, iwasan mo yung kasinungalingan, magsalita ka ng katotohanan sa iyong kapwa. So ibig sabihin, kung ano yung totoong nangyari, kung ano yung totoong kwento, dapat hindi mo dadagdagan, hindi mo babawasan, at hindi mo dapat baguhin. No? So napakahalaga nun. Lahat ng katotohanan, kung ano rin katotohanan, yun ang ating sasabihin. Sabi dito sa Proverbs 33, the one who guards his mouth preserves his life. The one who opens wide his lips comes to ruin. Ang isang tao na ang kanyang bibig ay ginagamit sa pagsasalita ng tama, nakakapag-preserve siya ng buhay. No? Yung buhay mo at saka yung buhay ng taong kinukwento mo. No? Ito sabi niya sa quotation, maganda. If you always tell the truth, you don't have to remember everything. Tama ba?
Kaya nagsasabi tayo ng katotohanan, hindi mo na kailangan isipin pa yung maraming bagay. Example, tinanong ka ng boss mo, o bakit late ka? Kung sasabihin mo lang ang katotohanan, hindi ka na mag-iisip ka ng ano-ano. Kasi pag nag-isip ka ng kasinungalingan, pag binalikan ka ng tanong, magbabago ka pa, isip ka ulit kung anong sasagot mo. Parang sa ano yan, di ba? Parang sa sausgato. Kung sasabihin mo lang ang katotohanan, kung ano yung nakita mo, kung ano yung narinig mo, kahit 20 tao pa magtanong sa iyo, hindi magbabago yung katotohanan. Kasi yun lang yung nakita mo, yun lang yung narinig mo. Tama ba? Samantalang kung babaguhin mo yung kwento, lagi ka mag-iisip ka na magtatanong sa iyo. Paano mo siya hindi, ano hindi siya magkukontra? Di ba? Kasi ginago mo eh. Pero kung ano lang yung nakita mo, kung ano lang yung narinig mo, kung yun lang ang sasabihin mo, hindi ko na kailangan mag-invento. Mananatili, kahit 100,000 pa yung kumausap sa iyo, mananatili yung katotohanan na yun ang sasabihin mo. Example, may apat estudyantes na nakasakay sa sasakyan, pagdating sa school, late sila. So, ang dahilan, tinanong ng teacher, bakit kayo late? Sabi ng isa, ma'am, na-flat ko yung gulong ng kotse. Apat sila, ha? Na-flat ko yung gulong ng kotse. Eh, hindi naman talaga flat. Sabi ng teacher, sige, na-flat ba yung kotse, yung gulong? Sige. Umupo kayo, magkakaiba direksyon. Ikaw dun sa direksyon na yun, patalikod, dito ka, dito ka, dito ka. Binigyan ng tigitigit sa mapel. Isulat nyo, saan parte ng gulong na-flat? O, diba? Sige nyo yun, ha? Ang hirap nun, diba? Kasi kung ikaw na lang uhula, ang hirap mo lahat, apat yung uhulaan mo eh. Pero ito, apat pa yung uhula, ang hirap magtama lahat yung apat na yun. Naunawa nyo? Kaya, matitignan natin yun ang kasinumalingan. Pag ang kasinumalingan na ibabaw sa atin, nakakatakot, nakakasira ito sa atin. Minsan sabi ng iba, eh, Kuya Anthony, konting kasinumalingan lang naman, eh, baka pwede na yun. Hindi naman katulad ng ibang, sobrang sinungaling, ang laki lang yung kasinungaling. Baka naman kahit maliit, okay na rin. Alam nyo, lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Pag nagsimula tayo sa maliit, pag naging tuloy-tuloy yun, lalaki at lalaki yun. Naunawa natin. Okay. Number two, our truthfulness shows how we value our reputation. Our truthfulness shows how we value our reputation. So yung pagiging makatotohanan, hindi mo lang pinapakalagahan yung reputasyon ng iba, kundi pinapakalagahan mo rin kung ano yung reputasyon natin. No? Sa pamamagitan ng ating pagsasalita ng katotohanan, kumbaga, nakapagpapatibay ito ng relasyon natin sa iba. Okay? So our truthfulness shows how we value our reputation. Proverbs 8:7, for my mouth will utter truth, and the wickedness is an abomination to my lips. So yung sabi niya, ang katotohanan ay mananatili sa aking bibig at ang kasamaan ay kasuklam-suklam sa aking dila. So tayo ang bibig. Saan natin gustong gamitin ang ating bibig? Pagsasalita ng katotohanan o pagsasalita ng kasinungalingan? Ayan, maganda quotation niya. Sabi niya dyan, time decides who you meet in your life. Heart decides who you want in your life. And your behavior decides who will stay in your life. Tama ba? Yung panahon ang magsasabi kung sino pwede mong makilala sa buhay mo. Yung puso ang magsasabi kung sino ang magiging mga kaibigan mo. Pero yung pagkatao natin ang magsasabi kung mananatili ba silang kaibigan namin. Yan ang ibig sabihin nun. No? Tama, no? Yung panahon ang magsasabi kung sino gusto mo makilala. Yung puso mag-decide kung sino sa kanila ang gusto mo maging kaibigan. Pero pagka nagkakilala na kayo at nakita na yung pagkatao ng bawat isa, yun ang magdedesisyon kung mananatili ba silang kaibigan o tayo ay mananatili bang kaibigan nila. So naunawa natin. Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished, and he who tells lies will not escape. Ibig lang sabihin, alam niyo, ang Diyos ay Diyos na banal. Ang Diyos ay Diyos na makatotohanan. At ayaw niya ng kasinungalingan. Kapag ang isang tao ay namuhay sa kasinungalingan, ayon sa Bible, meron niyang kaparusahan. Meron niyang katumbas. Kasi naniniwala ako, anumang tinatanim ng tao, inaani ng tao. No? Lahat ng ating ginagawa, pag mamuti yung tinanim natin, mamuti ang babalik sa atin. Pag masama ang tinanim natin, masama rin ang babalik sa atin. Example, ito isang video. Gusto ko ipakita sa inyo.
Sa totoo lang yan ay pwede natin gamitin sa ibang area ng buhay. Pwede yan ay gamitin po sa iyo, sa mga tao na kapaligid sa iyo. Pwede yan ay sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sa ka-office mate natin, sa mga kapitbahay natin. No? Pwede tayong magsinungaling sa ating company. No? Marahil sinisiraan natin yung company, sa kailangan tayo na walang katotohanan, o marahil pumapasok tayo sa office, sa halip na dapat magkabaho tayo ng 8-5, ay pumapasok tayo ng 8-30, sinasabi natin, 8 o'clock tayo pumasok. Yan ang problema dati ng Mrs. Ko. Ang Mrs. Ko ay principal ngayon, dati siya teacher. So pag darating sa school, ang ilalagay niya talagang oras, kunwari, pasok niya 6 o'clock, pag dumating siya ng 5:58 talaga. So ang problema, nagagaling yung mga teachers na nalilate. Sabi sa kanya, eh, pagkailagay mo yung 5:58. Saka pa lang kami nagdadatingan, ang nilalagay namin oras. So parang bagang imposible na magsabay-sabay 5:59 lahat doon natin, ano? Kasi 6 o'clock yung eksakto, no? Kaya, kung titignan natin sa akin, sabi ko lang sa business ko, basta isulat po yung tamang oras. Kasi may iba ng dadaya. Yung bang lumating talaga ng 6:30, ilalagay 6 o'clock. Lumating ng 6:15, ilalagay 5:45, no? Ibig sabihin, nagsisinungaling tayo sa kumpanya na ating pinagtatrabahuhan. So pwede magsinungaling tayo sa tao, sa kaligid natin, pwede magsinungaling tayo sa kumpanya na ating pinagtatrabahuhan, pwede tayo magsinungaling laban sa Diyos. May mga tao nagsasalita laban sa Diyos, may mga tao nagsasabi na walang Diyos, may mga nagsasabi hindi mabait, hindi mabuti, hindi makapangyarihan ng Diyos. At kahit sa ating sarili, pwede tayo magsalita kung nasinungalingan laban sa ating sarili. Ibig sabihin, nagpapanggap tayo. Yung bang hindi naman tayo ganyan, pero tingin natin ganyan tayo. Yung bang, di ba, sabi ngayon kinukwento rin Pastor Bong, minsan sa kagustuhan natin na masabing may kaya tayo, bibili tayo ng isang damit na hindi naman natin kaya, pinipilit natin bumili. Example, bibili ka ng Lacoste, eh mahal naman na Lacoste, di ba? Eh yung original na Lacoste, talaga mahal. So bibili ka ng imitation na Lacoste na imitation, so para mapakiramdam mo, para magsuot mo yun, eh tingin nila mayaman ka rin. Kasi sabi nila, yung original daw, Lacoste. Yung imitation, Laost. Na wala na lipsing kasi imitation daw. Pero sa totoo lang, ano, hindi natin kailangan mag-worry. Minsan yung ating sarili, nagsisinungaling tayo. Maging makatotohanan tayo sa sarili natin kung sino tayo. Pero kaysa lalaki, minsan ay niniligawan siya isang babae na matalino. Hindi siya nakapag-aral. So sa lalaki ito, naniligawan niya isang babae na matalino. Problema niya, sabi niya, natatakot siya pagka nag-uusap sila. Kasi baka mamaya magtanong yung babae ng tanong na napakahirap at hindi niya masagot kasi hindi siya nakapag-aral. Eh yung babae ka matalino. So isang araw sabi ng babae, mag-date naman tayo. Kain tayo sa labas. So sabi ng lalaki, wala siyang choice kundi kumain sila sa labas. Nung kumain sila, sabi nga, para sigurado lang kasi hindi siya tumatagal sa bahay. Kahit maaaring, sandali lang. Eh kung mag-date sila, medyo matagal. Sabi niya, problema nito, baka tanong niyo naman yung tanong na hindi ko alam. So paano na yun? Naalalaman na hindi ako nakapag-aral. So tinatago niya yun. So nangyari, nung nag-date sila, nagpare, konting salita para konting mali, no? So yun, sabi niya, nagtanong na ba siya sa salita? Eh, nagtanong yung babae, sabi ng babae sa lalaki, pwede bakit ang tanongin? Okay yan. Ano bang zodiac sign mo? So yung lalaki, nag-isip, sabi ng patay. Sabi ba na nga ba, kaya ayaw ko sa mamang mag-date eh.
hindi ko alam kung yung zodiac sign yun. Paano ko lulusutan to? So sabi niya, alam ko na. Siya muna tatanungin ko. So tinanungin ko pa, ikaw ko na magsalita. Mamaya na ako. Sabi ng babae, sige ako. Ang zodiac sign ko, Cancer. Cancer? So isip sa akin, sakit talaga yun. At least, alam mo na. Okay. Tapos sabi ng babae, o ikaw, ano bang zodiac sign mo? Diabetes. Ha? Diabetes? Tawa na tawa yung babae. Sabi ng lalaki, ko naman, tawa ka ng tawa, binibiro lang kita. Biro lang yun. Hindi ka naman biro. Kala ka naman, totoo ka na. Huwag ka ba? Bibiro ka ba? Ano? Basta biro lang yun. Kaya naman talaga, ang totoo, tonsillitis. Yun ang problema. Kung mahilin ko, ano? Sa akin, pag hindi mo alam, hindi mo alam. Like ako, nagawa ako ng Bible studies sa mga companies, nagawa ako ng Bible studies sa church. Pag may nagtanong, hindi ko alam, sasabihin ko talaga hindi ko alam. Pag-aaralan ko pa. Kasi hindi naman lahat alam natin, di ba? Minsan kasi ang problema sa atin, pinipilit nating sagutin na kahit hindi natin alam, ang problema natin, nakakapag na problema. So kung hindi mo alam, pag-aralan mo. Kasi sa akin, sa Bible study ko, pag hindi ko alam, hindi ko alam, pero di bali, pag-aaralan ko next week sa pag-meet natin, sasagutin ko kung ano yung tanong. Tama ba? So mahalaga dyan, maging makatotohanan tayo sa ating sarili, huwag natin itago. Kaya ang problema kasi pag tinatago natin, nagsisinungaling ka rin para sa sarili mo. Diba tayo? Alam namin ng bawat isa sa atin kung ano ang ating mga strength. Diba? Alam din natin kung ano ang ating mga weaknesses. So alam mo yung strength mo, alam mo yung weakness mo. Sa weakness natin, sabihin natin, Lord, ito po weakness ko. Mahina ako dito, tulungan mo po. Kasi pag hindi mo nakita yung weakness mo, at hindi mo sinabi kay Lord, hindi ka matutulungan. Pag tingin mo lagi ka malakas sa lahat ng aspeto ng buhay mo, paano ka tutulungan ito eh? Kasi tingin mo, kaya mo. Diba? Kaya yun, mahalaga, maging makatotohanan tayo. Ayan, sa Facebook, tingin nyo.